Pag-atras ng PBA sa gaganaping Basketball Champions League Asia sa Dubai, sinasabing isang welcome development para kay Justin Brownlee. Pagpasok ng Gilas Pilipinas sa Olympics, Paris man or LA Olympics, determinadong isakatuparan ni Coach Tim Cohn. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Isang linggo bago magsama-sama muli ang Gilas Pilipinas para paghandaan ang Olympic Qualifying Tournament, nakatakda munang sumagupa si Justin Brownlee at ang kanyang koponang Pelita Jaya sa BCL Asia. Tanong, kailan nga ba ito gaganapin? Tutukan natin ang sinabi ng BCL Asia sa kanyang official Instagram account. Oras na para sa mga pinakamahusay na club sa Asia na maging sentro ng entablado. Magkita-kita tayo ngayong Hunyo para sa kauna-unahang edisyon ng BCL Asia. So guys, base sa inilabas sa panyaya ng BCL sa kanyang official IG account, magaganap ang BCL Asia sa Dubai ngayong June 9 to 15. Ha? To be honest, wala tayong idea kung ilang koponan ang kasali po dyan. Pero alam natin kasi, imbitado yung PBA team na sumali po dyan sa torneo na yan. By the way, yung June 9 to 15, isang linggo yan. At dahil kasama Pilita Jaya, inaasahan na natin na kasama dyan si Justin Brownlee. May napaulat na meron siyang injury, pero estimate natin sa panahong yan, okay na siya dyan. Meaning, maayos na kanyang paa na dati nang na-injured habang nasa kasagsagan ng kampanya ang Gilas dito sa SEA Games. At dahil nabanggit natin ang pagsama ng PBA team sa kompetisyon sa BCL Asia na gaganapin sa Dubai, marapat lamang na alamin natin ang lagay ng PBA sa nasabing torneo. Ano nga ba ang estado ng pagsali ng PBA sa BCL Asia ngayong taon? Tutuwa natin ang pahayag ni Ms. Erica D sa report ni Roman Sures ng ABS-CBN News. Para sa Basketball Champions League, direktang relasyon yan sa pagitan ng FIBA at PBA. Nandito lang ang federation para magbigay ng basbas. Sa pagkakaalam ko, walang ibang liga na tinatap para dyan. Committed naman ang PBA sa pagsali sa BCL maliban ngayong taon. Bahagi na yun ang kanilang kasunduan sa FIBA dahil hindi nila ito nailagay sa kanilang kalendaryo para sa taon na to. Okay, so maliwanag po yan ha, hindi kasali PBA ngayong taon. At base sa kanyang pahayag, sa pahayag ni Ms. Erica D, PBA lang po yung imbitado sa BCL. Walang ibang liga. Ibig sabihin, hindi kasama ang MPBL na karibal na liga ng PBA. So ngayon, dahil kasama ang Pilita Jaya sa nakapasok sa BCL Asia na kinabibilangan ni Justin Brownlee, pwede natin sabihin na wala nang magiging problema si Justin. Kung natatandaan nyo ha, medyo problematic si Justin Brownlee sa balitang makakabakbakan ng Pilita Jaya ang isang PBA team dito sa BCL Asia. Sinabi niya doon na mahirap para sa kanya ang harapin ang PBA team sa labas ng Pilipinas. Kung natatandaan niyo po, yan yung mga sinabi niya. Katulad ng sinabi natin, minsan ang ipinahayag ni Justin sa interview ng media ang kanyang nararamdaman sa pagharap nito sa isang PBA team sa BCL Asia. At para sa kaalaman ng lahat, ito ang mga sinabi ng naturalized player ng Gilas sa balitang yan. Tutukan natin si Justin Brownlee sa report ni Ruben Terrado sa SPIN. Sobra kong mahal ang bawat isa sa Pilipinas. Kaya ang harapin ng isang Pilipino team sa labas ng PBA, naku, mahirap para sa akin. Yun nga lang, kailangan mong makipag-compete kahit sino pang kalaban. Pero tiyak, hindi ko gugustuhin yan. Pero sa tingin ko, magiging masaya naman yan. So base kay Justin, magiging mahirap na sinaryong yun, yung pagharap niya sa isang PBA team. So ngayon na hindi nakasama ang isang Filipino team sa BCL Asia, pwedeng sabihin talaga na ang laking paborno kay Justin Brownlee. Hindi na siya maiilang para idepensa ang kanyang koponan ngayon na Pilita Jaya. Wala na silang kalaban na PBA team. In short, ma-enjoy na po niya yung pagsalang sa BCL Asia kumpara naman kung kakalabanin niya mga Filipino players. Anyway, wish lang talaga natin na maging maayos yung katawan niya, katawan ni Justin, matapos ang stint nila sa Dubai. Kasi pagtapos nila dyan, June 22, sisimula na ng Gilas kasama siya ang training para sa Olympic Qualifying Tournament. Kung wala nang problema si Justin Brownlee sa BCL, mariin namang idinetalya ni Coach Tim Cohn ng kanyang hangaring maipasok ang Gilas Pilipinas sa Olympics. Sa interview ng media kamakailan lamang, sinabi nito ang lahat ng plano para maabot ang hangarin. Paano nga ba ito gagawin ni Coach Tim kasama ang Gilas Pilipinas? Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Kiko Domihilio ng One Sports. Ang layunin natin ay makapasok sa Olympics. Kaya Paris man yan or LA Olympics sa ika-apat na taon. Gagawin natin yan sa pamamagitan ng pag-qualify sa Olympic Qualifying Tournament. O kaya ay maging pinakamagaling na koponan sa Asia sa FIBA World Cup. At para magawa natin yan, kailangan natin mag-qualify sa World Cup. At para magawa din natin yan, kailangan natin mag-qualify sa FIBA Asia Cup. Grabe yung gustong gawin ni Coach Tim Cohn, di ba? Actually, ngayon, hindi sigurado kung makakapasok tayo sa Paris Olympics. Kasi nga, hindi natin nagawa yung nagawa ng Japan na naging mahusay yung kampanya nila dito sa World Cup.
Kung matatandaan natin, yun ang goal ng noon ay coach ng Gilas na si Coach Chot Reyes. Ngayon, dadaan tayo sa mga kamay ng European teams. Mabigat kung tutuusin, di ba? Pero in case na hindi tayo pala rin dyan, target naman ni Coach Tim ang LA Olympics makalipas ang 4 na taon mula ngayon. So, ganun ulit ang magiging senaryo dyan. Dadaanan ulit natin ang pinagdaanan ng Gilas sa panahong hawak ni Coach Chot Reyes. Hopefully, sa paghawak ni Coach Tim Cone, makapasok tayo kasi yun talaga yung target eh, ang papasukan ng Gilas sa Olympics. Ganyang katindi yung paghahangad ni Coach Tim Cone na makagawa ng history, ang pagpasok ng Gilas Pilipinas sa Olympics. Kung ako tatanungin, hindi naman imposible talaga na makagawa ng history ulit si Coach Tim Cone. Kasi sanay siyang gumagawa ng ganyan, di ba? Patunay dyan yung Asian Games. Binutata natin ang China sa semis, tapos kinuha natin ang kampiyonato versus Jordan. Siyempre iba yung Olympics. Pero again, kung magiging maganda yung kampanya natin sa susunod na World Cup, kundi tayo nagkakamali sa Qatar po yan, malaki ang chance natin katulad na nangyari sa Japan. So guys, maraming salamat.